Kucha! So, welcome sa aking panibagong vlog! And ang vlog nito, guys, alam ko sobrang tagal nyo na nag-aantay ng aking vlog. Almost 2 months na wala si Mami Siang. Pero, I'm back with new member of Siang Pucha! So, nabasa nyo naman siguro po sa ating title. Yes, ikukwento ko sa inyo at isasama ko kayo sa journey ko sa first ever rescue dog ni Mami Siang. And sa mga hindi po nakakaalam, dati pa, ang daming nagtatanong sa akin, Mami Siang, wala ka bang plano mag-alaga ng Aspin or any breed? Sabi ko, guys, mag-aalaga ako ng large breed or ng Aspin once na nagawa na ang ating gate. Ayan, guys, ngayon ay pinapagawa na natin siya. Malapit na siyang matapos. Siguro 2 to 3 weeks is matatapos na yan. Malapit na at i-update ko kayo. So, kwento ko sa inyo kung paano ko nga ba na-rescue si Heart or yung bago nating fur baby. Yung kapatid ni Ate Kim at ni Kuya Joshua na si Alex ay nag-sem break po dito sa amin. So, 1 week siya dito, nag-stay, nag-bakasyon. And then, nung uuwi na siya, guys, dapat ihahatid siya ni Kuya Joshua at saka ni Ate Kim. So, ako, wala naman sa plano kasi sobrang busy ko, guys. Kung alam nyo lang, syempre, nag-open tayo ng business natin sa Shopee. Sobrang busy natin doon. Nag-aalaga ng mga pango at nagpapaayos ng gate. So, sobrang busy ko, guys. Kumbaga, wala na akong time talaga para gumala, para pumunta kung saan-saan, 'di ba? Pero biglang pumasok na lang sa isip ko na sama ko Josh, sabi ko, tara sama ko, punta tayo ng Laguna. So, in short, sumama ako sa Laguna, guys. Bigla na lang pumasok sa isip ko na ay sige, sasama ako. Naranasan niyo na din ba 'yun, yung parang pumunta ka sa isang lugar or napunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung bakit ka nandun, pero may reason pala kung bakit. Gets nyo ba? So, yun na nga, nandun na kami sa Laguna. And knowing ko, guys, na sa Laguna kasi ay marami talaga silang dog. Napakadami nilang Aspin doon. So, kaya nga may dala kaming pasalubong. So, meron tayong sausage for dogs, may mga shampoo, may mga remedy oil. Kasi alam ko, guys, na marami talagang Aspin sa Laguna. So, yun, nagdadala ko ng mga pasalubong sa kanila. Tapos, dinala ko pa nga si Kiwi at saka si Tuti, sabi ko nga, para makagala. So, pagdating namin dun, guys, nagulat ako ang sumalubong sa amin. Ay, napakadami na pala talagang Aspin dun kasi wala nga akong idea dahil nga busy si Mami Siang. Pagdating ko dun, may tuta, tapos sila Pola, ang lalaki na, yung mga Aspin dun, ang lalaki na. Nagulat talaga ako, nang dami pala. So, sobrang natuwa ako kasi ngayon na lang ulit ako nakakita talaga ng tuta na Aspin sa tagal kong laging nasa bahay lang. And then, the next day, guys, sabi ko, sige, ako na lang muna magpapakain. So, ako yung nag-prepare ng food nila the next day. So, dumating kasi kami sa Laguna ng 11 p.m. And then, the next day, yun na nga, sabi ko, ako magpre-prepare ng lunch nila. Kasi nga, may mga pasalubong ako sa kanilang mga food toppers, sabi ko, para matikman nila. So, dahil nga, diba nga, gustong-gusto ko yung nagpre-prepare ng food para sa mga dogs, ako yung nag-ready ng food nila and lahat sila kumain. Naubos nila, guys. Naubos nila yung luto ni Mami Siang. And then, lunch time, yun nga, naubos nila yung pagkain nila. And then, nagulat na lang kami, guys, ng 5 p.m., yung kapatid ni Heart is naninigas na. Kaya nga sabi ko sa inyo, or yung caption ko sa Facebook, is grabe yung trauma ng batang yun. Kasi dun ko lang nalaman na 5 pala silang magkakapatid, 2 na lang silang natira, and then nagulat na lang ako, kumakain pa siya ng tanghali, biglang nanigas na siya ng 5 p.m. And sabi ko nga sa inyo, grabe talaga yung trauma ni Heart, kasi nakita niya, nasa harapan niya, na biglang naninigas yung kapatid niya, and yung mama niya na si Kay, yung mama dog niya, is nanghihina na din pala. Kaya pala napansin ko nung tanghali, kumakain naman siya, pero alam niyo yung parang dahan-dahan lang. Ganun yung sitwasyon nila doon. Kasi kung alam ko lang din, guys, na may sakit pala yung mga dogs doon, is ba't ko naman isasama si Kiwi at si Tuti? Especially si Tuti, guys, kasi 7 months old pa lang si Tuti. So, meaning, puppy pa siya. Kahit na complete vaccine siya, syempre mag-iingat pa rin tayo. So, ang thinking ko, nagkaroon talaga ng parvo outbreak doon sa Laguna, and lahat ng tuta, guys, ay namatay. In short, lahat ng kapatid ni Heart is namatay. Kaya sabi ko sa inyo, grabe yung trauma ni Heart kasi nakikita niya lang yung kapatid niya naninigas dyan. And eto yung ano, eto yung parang ano ko talaga kasi pagpunta, paglapag ng Laguna, guys, is nagulat na lang ako kasi
alam mo yun, parang naka-target lock yung mata ko sa kanya. Parang naka-tunnel vision ako. Yung naka-tunnel vision ako kay Heart. Kasi sabi ko, alam, ang cute naman niya. Parang pagdating ko doon, sumalubong siya na first time lang naman niya ako nakita. Pero yung salubong niya, alam mo yung salubong na parang ang tagal mo ng kasamang dog. Yung parang salubong ng masayang-masaya. Ganun siya. Kaya talagang parang yung mata ko is naka-target talaga sa kanya, naka-focus sa kanya kasi iba talaga yung itsura niya, yung mata niya, iba yung mata niya, grabe yung salubong niya sa amin. Parang alam mo yun, tapos tumitingin siya sa akin na parang sinasabi niya na kunin na siya, ganyan, na parang kaya pa naman siyang, kumbaga kaya pa siyang i-survive, parang ganun. Kaya tinawag ko siyang rescue dog, guys, kahit na hindi ko siya sa kalsada nakuha, kahit na hindi siya galing sa lansangan, sa street, is tinawag ko talaga siyang rescue dog kasi nga, imagine, sobrang grabe po yung pinagdaanan niya na nasa paligid niya, na nagkakamatayan na parang inaantay niya na lang yung oras niya na ako naman yung sunod. Alam niyo yung ganun yung feeling na, ala, ako na siguro yung next, ako na yung maanot. And then, bigla na lang, out of nowhere, bigla dumating si mami siyang na, yung pala, parang connected kaming dalawa, na kaya pala ako pumunta doon is para sa kanya, at para maiuwi ko siya, at para ma-extend pa natin yung buhay niya. Tapos, nasa utak ko na agad yun, nasabi ko, iuwi ko kaya siya. Parang sa utak ko parang hindi pa nangyayari yung mga ganong scenario. Nasa utak ko na talaga na sabi ko, iuwi ko talaga siya. Pero ang thinking ko naman ay hindi pa pwede kasi nga hindi pa tapos yung ating gate. Pero dahil nga sa mga nangyayari, dun ko na nalaman na may sakit pala, na ganun pala yung sitwasyon nila. Dun ko na realize at nasabi ko sa sarili ko na iuwi ko talaga si Heart. Ire-rescue ko siya dun kasi baka sakali na kaya ako biglang napapunta, napadalaw ng Laguna nang wala sa oras is para sunduin lang pala si Heart. So again, to make the long story short, imbis na magstay pa kami dun ng 3 days, 4 days kasi usually pag napunta kami dun, ang tagal talaga namin doon. Ang nangyari, the next day is umuwi kami agad. Umuwi kami agad kasi parang ang pakaramdam ko, kailangan ko na talagang iuwi si Heart kasi what if mangyari sa kanya yun nangyari sa kapatid niya, nang tanghali kumakain pa and then bigla na lang nanigas ng gabi. Di ba parang ano na, naging advance na ako mag-isip, sabi ko, sige, alas 4 guys, alas 4 ng madaling araw, bumiyahi po kami pa uwi ng Cavite. Agad-agad. Pag-uwi namin ng Cavite, syempre sarado pa yung mga vet. Nag-entay pa kami. Inayos muna namin. And nagpa-ready ako kay mami lahat ng mga dapat niyang gawin. Yung mga stock ko dito na kailangan niya, makikita niyo dyan sa video, is inuwi ko talaga. Sabi ko, mami, ipapalala move na lang natin. Para pagdating namin ng Longos, is nandun na din yung mga gamit ni Heart. And yes, hindi ko po siya inuwi dito sa bahay kasi again, ang pag-rescue po ng dog ay may process. Hindi po yan napulot mo sa labas and then ihahalubilo mo agad sa mga dogs mo. Hindi po kaartihan ang tawag doon. Pag-iingat lang po dahil alam naman po natin na sobrang ingat ko sa mga anak ko. So ang nangyari, si Heart po ay inuwi namin sa Bacoor, Cavite. So doon ko siya i-isolate, doon ko siya i-quarantine. Pagdating po namin sa Longos, naka-ready na lahat. Nag-antay lang kami ng mga 9 a.m. kasi 9 a.m. usually yung bukas ng mga veterinary clinics. Yay! Finally! Papunta na po kami sa vet! Dinala namin agad sila. Ang kasama ko ay si Tita Roda and si Ate Kim. Dinala namin si Heart sa vet clinic ng around 9 or 10 a.m. And then, dun na po, pinatest ko si Heart ng kung ano man yung mga test or yung mga lab test na kailangan niyang gawin. Pina-CBC siya, pina-parvo test, pina-coronavirus test. Finally guys, lumabas na din yung result ng kanyang parvo and corona. Negative naman siya sa corona and sa parvo, as you can see, ayan. Tapos may isa pang test na 4 yung laman. So parang sa isang test kit, 4 yon. Sa anaplasma, sa Lyme, sa Ehrlichia, sa heartworm. So 4 yon. So lahat po, sabi ko kay Doc, is lahat ng dapat naming ipatest sa kanya is kailangan kong ipatest para malaman natin kung ano nga ba yung sakit niya. Kasi ang thinking ko, 'di ba, parvo siya. Yun pala, doon namin nalaman na nag-negative siya sa parvo. So sobrang nakahinga talaga ako ng maluwag. And sabi ni Doc, negative din daw po siya siguro sa
distemper kasi ang unang sign daw po or symptoms ng distemper is nilalagnat. And normal po yung temperature ni heart. So, nakahinga din ako ng maluwag. Kaso nga lang po is nag-positive siya sa Ehrlichia at sa Lyme disease. At kung makikita nyo dyan guys, grabe, sobrang grabe yung chan niya. Kasi kung mapapansin nyo, mukha talaga siyang malnourished. Ang laki ng chan niya. Yun pala is yung chan niya is bloated na siya ng iba't ibang klase ng worm. So, ang tawag na nga po sa kanila is group of protozoa. Ibig sabihin, lahat na ng klase ng worms nasa chan niya. And pinakita din sa atin ni Doc guys, ayan, kung mapapansin nyo, may mga gumagalaw, kita nyo, para siyang mga kitikite. Ang tawag daw dyan ay protozoa. Napakadami guys, kung nakikita nyo lang, sobrang active niya. Ayan o. Oh. Sige, i-close up ko para makita nyo. And treatable naman siya, sabi ni Doc, pero nakakahawa daw po to sa tao. So, kailangan talaga ay gamutin siya. Saan niya nakuha yun? Contaminated water, maruming pagkain. Doon daw po nakukuha ang mga worms na nasa chan ni Heart. And kung mapapansin nyo, sobrang nakakakilabot talaga kasi pag kinlose up talaga yung mga video guys, lahat yan buhay. Lahat ng worms na nasa kanya buhay. Kaya pala, naninigas na yung mga kapatid niya ng biglaan kasi nga bloated na sa worms and then umakyat na sa utak and then nanigas, nag-seizure na. Kaya kung mapapansin nyo, may mga dogs na may lumalabas na worms sa tenga, sa bibig, sa ilong. Yun po, kasi grabe na yung infection ng worms. Grabe na yung dami. Kasi syempre, nangingitlog yan, nanganganak yan. Tapos iba't ibang worms pa. May roundworms, tapeworms, lahat na klase ng worms nasa chan niya na. At 2 months old pa lamang po siya. Yun po yung nakakalungkot. And sabi naman po ng vet, hopefully ay maka-recover siya kasi nga puppy pa lang siya. And sobrang bait din ng vet na napuntahan namin guys. Kasi sabi niya kung pwede nga lang daw kung i-shortcut yung mga medicine niya is gagawin namin para hindi siya maluto sa gamot kasi nga puppy pa lang siya. So ang ginawa, niresetahan siya ng mga gamot and ito yung kailangan natin ipag-pray guys kasi ang nakakalungkot po kasi si Heart po ay puppy pa lang. So may side effect po sa kanya yung mga iinumin niyang antibiotic. So sabi, possible daw na gumaling siya pero baka daw mapila. Yun yung mga side effect. Pero sabi naman ni Doc, sana wag. Pero expect the unexpected na lang daw. So parang i-expect na lang din namin para hindi kami mabigla. Kasi ganun daw po ang nangyayari kapag puppy pa lang is ang dami ng iniinom na gamot. And then the next is, inuwi ko siya. I-isolate ko muna siya sa Longas, and once na ready na siya, is syempre makakasama na niya ang mga pango. And guys, syempre ayoko naman na malungkot kayo. So, kung mapapansin nyo, sino ba yung shih tzu na yun, yung black and white? Yung kamukha ni Yuki. Guys, ayoko naman na malungkot tong vlog na to. Kaya, ang nangyari is pinauwi na din pala sa akin si Saji. Si Saji po ay kapatid ni Kali and ni Namnam. Mami niya si Manu Ching at si Daddy Namnam. As in, magkakapatid sila. Literal na nasa isang sinapupunan lang sila. Isang batch. So, magre-reunite na po ang aking 3 kings. So, kumpleto na po ulit sila. Binalik siya sa akin kasi kung mapapansin nyo is hindi na din po siya naasikaso. Kaya sabi, sige, uwi na. Kesa naman daw mapabayaan ng ganun. So, inuwi ko siya. Papagalingin lang natin, pinatake lang siya ng para sa garapata and then kapag okay na siya is iuuwi na natin siya dito. At tingnan natin ang reaksyon ni Kali at ni Namnam dahil nga nung bata pa lang sila ay grabe na din yung pinagdaanan nila. Parvo survivor silang 3. So, ayun guys, so please continue to pray para kay Saji at saka kay Heart. And lastly guys, diba nga nagbukas tayo ng ating business. Alam nyo ba guys na yung business pala na yun, ay parang nakalaan para kay Heart. Kasi yung ginastos namin, lahat ng ginastos namin para kay Heart is halos napunta sa kanya. So meaning, lahat po nang bumili, lahat po na nag-avail, nag-support sa aming business, napakalaking tulong po ng binili nyo para sa buhay ni Heart. So parang na-extend yung buhay ni Heart dahil sa inyo, dahil nga yung pinagbentahan natin, yung tinubo natin, lahat ng kinita natin is mapupunta sa gamutan ni Heart. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nag-avail. So yun lang guys. So again, thank you so much. I-update ko na lang kayo ulit kung gusto nyo ng mas updated na mga videos. I-follow nyo kami sa aming Facebook page at sa TikTok. Again guys,
Thank you so much sa pagpe-pray, sa pag-aantay ng acting vlog. So yun lang, sana nag-enjoy kayo. Bye-bye! Again pala guys, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!